Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-lovers. Bagong araw na naman po, mga ka-lovers, at bagong pag-asa na naman po. Ayan. Sa mga bago pa lang sa aming channel, kami ang papakilala. Ako si Bliss. At ako naman po si Juan. Welcome to One Bliss TV! Ayan, sa mga ka-lovers po natin dyan, na mga bago pa lang, at hindi pa po nakapag-subscribe sa channel namin, please subscribe at like and share. And share po. Ngayong araw ay may gagawin tayong kakaiba. Yes. Kung saan? Ito yung magbibigay kami ng pagkain. Pagkain? Oo. Saan nga bang pagkain? Ito yung hindi nakikita. Hindi nakikita. Oo. Kasi meron tayong pagkain sa lupang katawan natin na pampa, lusog, pampalakas. Para, especially ngayon, yung immune system natin. Oo, kailangan. So, ngayon naman, meron tayong pagkain na kailangan natin. Kailangan na kailangan. Oo, ito ay magkain para sa ating spiritual. Ka-lovers, sana magstay kayo sa bagong vlog namin kasi ito yung pinaka-importante sa lahat, yes. Ka-lovers. So, please keep watching, mga ka-lovers. Ayan, so, anong gagawin natin? Kami ay magbabahagi ng pagkain, bibigay pagkain para sa spiritual. So, ayun na nga, mga ka-lovers, ngayong araw po may gagawin po tayong kakaiba sa mga... Ibang-iba sa lahat. Apo. Sa mga ginagawa po namin, mga past na mga pinos namin ng mga vlogs. So, ayun na nga, ngayong araw gagawin po namin is M-Tekwa. M-Tekwa. So, ano nga ba yung Tekwa Plus? M stands for message, P for promise, C for command, W for warning, A for application. Ayun, so marahil po ang M-Tekwa na sinambit naman ni Bless ay hindi po familiar sa mga ibang youth. Oo. Marahil sa ibang youth naman na umatandang church ay alam ang M-Tekwa. And so, kakaiba po ito at ito po ay sana gawin po ng ibang mga youth. Oo. Sana ay mahikayat namin tayo. Oo. Kasi maganda to gawin every night bago matulog, every morning pagkagising. Kasi malaking tulong, buhay spiritual. Magkakaroon ka ng peace of mind. Especially huwag lang sana sa youth lang. I-share naman sa family natin, sa mga kapatid mo, para naman sila ay mabuhayan, di buhay spiritual. Ayan, so yun po yung gawin natin ngayon, mga ka-lovers. So yun po. So yun na nga, mga ka-lovers, may verse na po kami sa Bible na to na nabasa at or message. Yun ay Kawikaan 1, versikulo 7. Ano nga ba yung word or verse na ito? So, ito yung message namin. Sabi dito sa, ulitin ko lang, Kawikaan, kapitulo 1, versikulo 7. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang, ang aral, at mga saway. Ayan, so mga lovers, ayun na po yung message natin. Message na. Let's proceed na po sa... Ang promise po ng Panginoon sa atin dito sa verse na to ay kung may pagkatakot ka sa Panginoon ay bibigyan ka ng karunungan or knowledge. Ayan. So, kung may karunungan ka, alam mo yung tama at mali na pupuntahan mo, magkakaroon ka ng peace of mind at ayun na nga, alam mo yung maganda yung path na pupuntahan mo. Ayan. So, proceed na tayo sa C. Yes. C for command. So, tapos na ang M at saka P. So, nasa letter C na tayo. C for command. So, ang command dito sa verse na to ay pagkakaroon tayo ng takot sa Panginoon. Ito yung pinaka-tema natin, takot. Once na may takot ka sa Panginoon, syempre, yung mga kumandang Diyos sa buhay mo, hindi mo gagawin yung mga mali. Kung bagang gagawin mo, ano yung utos ng Panginoon, susundin mo kasi nga may takot ka. Di ba? Yun ang kumandang Panginoon. Ayun. So, andito na tayo sa W for warning. So, sa binasa natin na message na to sa Word of God, sa Bible, ang warning na binibigay doon ay kailangan makinig ka sa mga salita niya. Kasi once na hindi ka makinig, magiging isang mangmang ka na kumbaga mapapahama ka. Doon ka nga dapat nilalagay sa tama, di ba? Mapapa-over yung buhay mo. Mas pinipili mo na talikuran yung tama. Mas pinipili mo yung mali. Kasi bilang isang tao, pili mo doon taliligaya. Mas tama yun, mas okay yun, mas makakabuti sa'yo. Pero dahil nga sa ginagawa mo yung sariling laman mo lang, sariling karunungan mo lang, napapahama ka. So, warning ng Diyos, kailangan makinig ka sa mga salita niya para magkaroon ka ng tagumpay sa buhay. Ayan. Ayun mga ka-lovers, proceed na tayo sa last, which is ang application, which is i-apply natin ito sa nangyayari ngayon. Mm-hmm. So, sa realidad. Oo, oh, oh, huwag na tayo gumay, mga ka-lovers. Doon na tayo sa COVID-19. Ayun, we are facing now. Okay.
COVID-19 pandemic. So, kailangan po tayong sumunod sa mga barangay officials, sa mga nakataas, sa mga special sa mga nasa medicine na. Kailangan tayong sumunod sa kanila kasi pag hindi tayo sumunod sa mga sinasabi nila, mayroon tayong consequence na mapupuntahan. O, mas lalong lalala yung ano natin, yung hindi naranasan natin na kumutay na ibig. Especially sa sabi natin, pagkakaroon ng takot. Pag may takot ka, syempre, alam mo, may magkakaroon ka ng karunungan. Mas may karunungan ka, sabi nga ni Juan, kapag may takot ka, may karunungan ka. So, alam mo na yung sinasabi sa atin ng government, na stay at home, be safe, huwag lalabas, ay ginagawa mo yun, syempre, nagkakaroon ka ng karunungan, may karunungan ka. At second is, yung sabi doon na mga mangmang na hindi nakikinig o ayaw makinig, mga kasaway, di ba? Yun yung ma-apply natin doon na mga mangmang na andun pa sa labas na nagsasabong, ano-ano pang ginagawa? Hindi inuman sila. Lumalabas lang ng walang mga purpose na nagagalang. Mm-hmm. Pero hindi po namin nila lahat, may mga tao lang lahat, po. Kasi alam naman po namin na mas nakakarami po ay sumusunod sa patas. May ilan-ilan na mga kasaway talaga na nasabi natin walang takot. Walang silang takot. And so mga ka-lovers, sana po may natutunan po tayong sa aming, ano pa yung topic natin? Empekwa. Yan. So mga lovers, pwede na po itong gawin anytime, anywhere. Oo. Malaking tulong po ha sa bawat individual, sa bawat buhay natin. Dahil pagkain po sa? Spiritual. Pwede ka mag-take note. Oo. Pwede mo ito i-sulat sa mga notes para yun, may mga browse ka rin other day. So, ayun na po mga ka-lovers, sana may natutunan kayo, may na-apply kayo sa buhay nyo. Tayo na nga, patuloy tayong proteksyonan ng ating Panginoon. Especially, patuloy tayo na magbulay-bulay ng salita niya, manalangin, at magtiwala. Kasi walang imposible sa Diyos. Lahat tayo ay magtatagumpay at mawawakasan din itong pinagdadaanan natin na COVID-19 pandemic. Ay, mga ka-lovers, maraming salamat po sa panonood. At saka sana maging maganda tayong impluensya sa ating pamilya. Yan na nga. So, ayun na mga ka-lovers, maraming salamat. Salamat. Po. Salamat talaga ka-lovers sa mga nanonood at patuloy na sumusuporta sa amin. At naway huwag kayong magsawa. At naway patuloy kayo na tumangkilik sa amin. Ayun, so bago tayo magtapos mga ka-lovers, gusto ko lang po i-shoutout yung mga KKBs dyan. Ibig sabihin ng KKBs, Kristiyanong Kabataan para sa Bayan dyan sa Kinabangan Summer Division. Shoutout kayo lahat. Sana makunod nito sa buong mundo ng mga KKBs. Shoutout kayo at patuloy tayo mag-share ng Word of God. Ayan, maraming salamat mga ka-lovers. Yun lang po. Salamat! Vlog namin for today. God bless you! Stay safe.